Para sa lahat ng vlogger to, pabala. Doon sa lahat ng vlogger na nagre-recruit ng trabaho sa labas ng Pilipinas na hindi dumadaan sa tamang proseso, pwede kayong maimbestigahan ng Bureau of Immigration or ng NBI or ng IACAT. Ang pwede nyo maging kaso, illegal recruitment. Sa ngayon, November 2, merong iniimbestigahan ang Bureau of Immigration or ang IACAT na isang vlogger dahil nagrekomenda to sa dalawang Pinay ng isang recruitment agency na nakabase sa Sri Lanka. E nahuli yung dalawang Pinay dito sa atin sa airport sa Pilipinas. At nung maimbestigahan, lumalabas biktima to ng illegal recruitment. At sangkot yung, ayon sa investigasyon, lumalabas sangkot yung vlogger mismo. Marami itong mga vlogger na to na naglabas na ako ng video para dito. Lalo doon sa mga nasa Middle East. Maraming vlogger sa Middle East na connected sa travel agency ang naghihikayat or nang iinganyo na mag-cross-country, mag-tourist, mag-cross-country papuntang Singapore or Thailand and then didiretso ng Dubai. Yung Dubai kasi ang talagang maraming trabaho ngayon. Markadong markado itong Dubai. Merong ilang mga sikat na vlogger ngayon dyan sa Dubai. Kilalang kilala itong mga to. Ayokong pangalanan kasi alam naman nila napapanood nila itong video na to na bawal. Hindi dahil ikaw ay nasa labas ka ng Pilipinas, gagawa ka ng isang batas na labag sa batas ng Pilipinas na uubra doon sa batas ng UAE, pero ang nilalabag mong batas yung dito sa Pilipinas, Pilipino ka. Tapos ang hinihikayat mo Pilipino rin. Pag ito nagkaroon ng pagkakamali at lumabas na ito'y biktima ng illegal recruitment, ikaw na vlogger na nanghihikayat ka sa isang maling proseso, makakasuhan ka. Sangkot ka, magiging sangkot ka. At huwag mo sabihin, nasa labas ka ng Pilipinas kasi Pilipino ka. Uuwi ka pa rin naman ng Pilipinas. At hindi po pwedeng hindi ka makakasuhan kasi nga ang nilalabag na batas, batas ng Pilipinas. Sana doon sa mga vlogger, ano, minsan medyo mag-ingat kayo. Yung iba, naintindihan ko, ang hanga rin gusto makatulong. Di ba? Kaya lang, minsan sa pagtulong nyo, hindi nyo alam, sorry, hindi nyo alam, kayo yung maaaring mapahamak. At merong namang mga vlogger na siguro dahil sikat na, marami na silang followers, nilalapitan ng mga travel agency or recruitment agency na hindi na nila inaalam mabuti kung legal ba yon or meron pang dokumentong sapat na para makapag-recruit sila ng worker galing sa Pilipinas. Kasi babayaran sila eh. Kumikita sila eh. Hindi nyo alam. Mapapahamak pala kayo sa ginagawa nyo. At doon naman sa mga Pilipino na gustong magtrabaho abroad, lumagay kayo dito sa legal. Mag-apply kayo sa agency mismo rito para paglabas nyo ng Pilipinas, kumpleto kayo ng dokumento as OFW, wala kayong katatakutan sa immigration, wala kayong katatakutan para sa upload. Para maiwasan natin na tayo'y mapahamak. Ganun. Kasimple yun.